Hi guys, Rudy here and welcome to my page. Guys, marami nagtatanong sa akin, ito medyo critical to question ano. Paano ba maging motivated or how to stay motivated despite the challenges na pinagdadaanan mo? Now, ito yung simple sagot ko dyan. Know your deepest why. Kasi every time, it is really normal na macha-challenge ka. It is really normal na mayroong mga trials. Now, paano mo ma-maintain yung motivation mo nang hindi ka nag-quit? Kasi it's really easy to say, quit. Ayoko na. Diba? Pero you're not quitting on yourself. But you're quitting to your purpose. Ano ba yung purpose mo? Diba? Now, eto, isa sa mga kailangan mong isipin. Bakit mo ba ginagawa yung bagay na ginagawa mo? Simply because you're doing this either for your family or your loved ones. Now, eto, tingnan mo itong scenario na to. What if kung nagtuloy-tuloy ka sa ginagawa mo and naging successful ka? Now, ako yung anak mo. Sasabihin ko sa'yo, alam mo, mama, papa, thankful ako kasi salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin ngayon. Salamat dahil ito na ngayon ang buhay natin at dahil sa pagsisikap mo nung panahon na merong opportunity ay ginawa mo at tinrabo at pinagsikapan mo. Now, what if kung wala kang anak? Magulang mo. Sasabihin sa'yo yung magulang mo, anak, salamat ha, kasi yung ikaw yung naging anak ko. Sobrang proud kami sa'yo, kasi salamat dito sa buhay na binigay mo sa amin. So, kumbaga, iisipin mo, bakit mo ba ginagawa ang lahat ng bagay? The moment you are on that spot na mag-quit ka na, nandun ka na sa moment na kung saan nadadown ka na hirap ka na, just go back to your deepest why. Balikan mo kung bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo. Kasi doon mo lang ma-realize na hindi mo pala ginagawa itong bagay na ito para sa sarili mo lang. Ginagawa mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga magulang mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, o sa mga taong nagmamahal sa iyo. Kaya doon pa lang marirealize mo na bakit ba ako mag-quit? Bakit ko ba iindahin itong mga pain na ito? Bakit ko ba iindahin itong mga failures and challenges na ito? Bakit ko iindahin itong mga rejections na ito? Simple lang sasabihin mo sa kanila. Doon sa mga nagre-reject sa inyo, my deepest why is much more important doon sa nararamdaman ko at ibinibigay niyo sa akin mga challenges. Doon pa lang, you will stay focused, mag-stay yung momentum mo, and hinding-hindi mawawala yung momentum mo doon sa mga goals mo. Kaya doon pa lang, masasabi ko sa sarili mo, I will never, 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 never quit on my dreams for my loved ones. So kaya guys, if you know your deepest reason, every time na nasa challenge ka, every time na nare-reject ka, every time na mayroong mga failures, lagi mo nasasabihin sa sarili mo, ginagawa ko ito kasi may purpose ako. Ginagawa ko ito kasi I want to leave a legacy na kung wala na ako sa mundo na ito, at least I've done my part para mabigay ang buhay na gusto ko para sa mga mahal. So again guys, kung marami ka natutunan, na-inspire ka, kindly please do like, share, subscribe on my page and my all my online channels and my social platform medias. So this is Kuya Don again. Welcome to my page.